Pananalasa ni Tropical Storm Sendong, nasa mayiging 130 na daan-daan mga bahay sa Cagayan de Oro nawasaw sa pag-apaw ng ilog. Ang latest kay Bagyong Sendong, ating aalamin. Lantern Parade sa UP Diliman kagabi, nauwi sa trahedya. 18 sugatan matapos sa puli ng pumalyang paputok. Isang linggo mula nang mag-crash ang isang light cargo plane sa Parañaque, mga residente hindi pa rin naabutan ng tulong. 33rd birthday bash ni Sarangani Congressman Manny Pacquiao sa Jensan, personal na inasikaso ng misis niyang si Jinky. Kampo ni Pacman, may say na kaya sa isyong may anak siya sa labas? Mga kabalen sa San Fernando, Pampanga, nagpasik laban sa Giant Lantern o Ligligan Parol Festival. At sa showbiz, pop singer Britney Spears at boyfriend niyang si Jason Trawick engaged na. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 17 ng Disyembre 2011. Ang maaksyong balita. Simulan natin ang aksyon sa paggupit ng Bagyong Sendong. Pumalo na sa mahigit 330 ang patay sa pananalasa ng bagyo. Sa bilang na yan, mahigit 70 ang nasawi sa Cagayan de Oro. Bigla kasi ang pag-apaw ng ilog doon. Para sa update, may live report mula sa Cagayan, si Benji Durango. Benji! Jovi, nakapanood yung tingnan ng sinapit ng mga residente dito sa Cagayan de Oro City matapos ang baha na sumira na sa kanilang mga ari-arian ay kumitil pa sa napakaraming buhay. Mga natumbang puno, nabaling poste at higanting billboard na namimiligrong bumagsak. Ito ang iniwan na pag-apaw ng Cagayan de Oro River dahil sa pananalasa ng Bagyong Sendong sa probinsya. Pero ang mas masaklap, daang-daang bahay ang na-wash out sa baha. Alas 11 raw kagabi nang unti-unting tumaas ang tubig sa ilog. Ikaw, saan ka nakatira? Nasaan yung bahay mo? Ito, ano din? Wala na rin. Si Lola Bebeng Larayos, napakamot ulo na lang matapos mawala ng tirahan. Ngayon lang daw niya naranasang umakyat sa bubong ng kapitbahay, mailigtas lang ang sarili at ang anak na buntis. Nag-ganyan sa pagkapanaog doon, kahoy, langgas. Apat na oras daw tumagal ang baha. Nang humupa ang tubig, hindi na makilala ng mga residente ang kanilang lugar. Apat na bahay yan. Wash out lahat. Bukod sa ari-arian, tumubos din ang buhay ang baha. Sa record ng Local Disaster Management Council, nasa 72 na ang namatay sa Cagayan de Oro. 200 naman ang nawawala. Ikinakasanan ng lokal na pamahalaan ang relief operations para sa mga apektadong pamilya. Kain, damit, kung pwede, mga kaunting materyales, mga pako. Sana matulungan kami. Hindi namin kaya to eh. Pero kanina, nagpaabot na ng kaunting tulong na pagkain ng Rescue 5 at Action Center sa mga evacuees. Jovi, bukod sa ulan ay problema sa logging at siltation sa ilog ang isa sa mga tinitingnan dahilan kung bakit binaha itong kanilang lalawigan. Samantala, bukas naman ay inaasahang dadalaw dito sa lalawigan si Vice President Joe Marvinay para magbigay naman ng pakikiramay doon sa mga namatayan, maging doon sa mga nasalanta nitong malagim na flash flood. Jovi. Yan po si Benji Durago, nag-ulat mula sa Cagayan de Oro City. Dismayado si Pangulong Aquino sa lawak ng naging pinsala ng Bagyong Sendong. Tanong niya, bakit kasi hindi naghanda ng maaga? Ito ang report ni James Beltran. Halatang dismayado si Pangulong Noynoy Aquino sa pinatawag niyang Emergency Command Conference sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Nabigla kasi si Pinoy sa mabilis sa pagdami ng mga namatay sa Bagyong Sendong. Secretary Robredo should be ready initiating together with the OSD and then the LGU's concern specific plans of mitigating the risk. What does that mean, right? Areas that are no longer at issue as to whether or not they will be inundated by floods should be prioritized so that the communities can be relocated.
Base sa pinakuling tala ng NDRRMC, pumalo na sa mahigit 130 ang patay sa pananalasa ng bagyo sa loob lang ng Magdamag. Pinangambang tataas pa ito dahil nasa halos 300 pa ang nawawala. Higit 3,300 pamilya naman ang apektado sa 6 na lalawigan. Sabi ni Pinoy, hindi raw sana ganito kalaki ang bilang na maapektado ng bagyo kung mas maaga na sabihan at nakapaghanda ang mga residente. Masyadong long term to recorrect, to correct all of those, but the risk will be yearly. So there has to be an identification of the areas that are, again, no longer at issue as to whether or not they are at a very severe risk. Paliwanag naman ni Undersecretary Benito Ramos ng NDRRMC, sapat ang 3 araw na pagbibigay nila ng pabala. You do not declare somebody dead kung hindi mo nakita yung iyong bangkay at hindi identified. DOH ang mag-identify. Naglaan ang gobyerno ng 60 milyong pisang pondo at halaga ng relief supplies para sa mga nasalanta ng bagyo. Nakatakda ring ilumipad sa Martes ang Pangulo sa Cagayan de Oro at Iligan City para personal na makita ang sitwasyon sa lugar. James Beltran, News 5. Alamin naman natin ang update sa kilos ng Tropical Storm Sendong. Napanatili nito ang lakas pero bumagal ito habang kumikilos palabas ng bansa. Huling namataan si Sendong 110 kilometro sa silangan ng Puerto Princesa. May lakas itong umaabot sa 65 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 80 kilometers kada oras. Sa ngayon, kumikilos ito sa bilis na 22 kilometers per hour sa direksyong Pakanluran. Signal number 2 pa rin sa probinsya ng Palawan, habang signal number 1 naman sa Cuyo at sa Coron Group of Islands. Kung hindi magbabago ng kilos at direksyon si Sendong, bukas ng umaga tatama na ito sa Palawan at saka lalabas ng bansa pagsapit ng gabi o sa Lunes. Dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon, bagamat di tayo direktang sasapuli ng bagyo, nakaranas pa rin tayo ng kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa hanging amihan. Para naman po sa mga gusto makatulong sa mga kapatid nating sinalanta ng bagyong Sendong, tumatanggap po ng donasyon ng TV5 Kapatid Foundation. Pwede rin po kayong magbigay ng cash donation sa mga bank account na naka-flash po sa inyong mga screens. Maaari rin po kayong magpadala ng mga pagkain, damit, kumot, panig, water containers at mga gamot sa News 5 Action Center sa TV5 San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag sa hotline number 938-6393. Samantala, lalong naging mahigpit ang seguridad sa paligid ng Veterans Memorial Medical Center. Ito ay matapos bakunan ng News 5 si dating Pangulong Arroyo na palakad-lakad sa labas ng Presidential Suite kahapon. Tinaasan na ang mga tolda na pangharang sa likuran ng gate ng veterans. Nilagyan din ng kulay asul na lona ang mismong gate ng ospital. Kahapon ng umaga, nabidyohan si Arroyo na palakad-lakad sa labas ng kanyang kwarto. Ito ay kahit hindi pa nailalabas ang court order na pumapayag para makapagpaaraw siya. Wala namang gaano naging bisita si CJ May ngayong araw na ito. Isa pang okasyon ng pamilya Avalos ang ipinagdiwang nila sa selda ng kanilang padre de pamilya. Muling dumalaw kay dating COMELEC Chairman Benjamin Avalos ang kanyang mag-anak. Kung kahapon, birthday ng kanyang may bahay ang kanilang ipinagdiwang, kanina naman ay birthday ng kanyang 3 years old na apo ang kanilang sinelebrate. Bukod sa pagpapa-inhibit kay Pasay City RTC Judge Jesus Mupas, inilalaka din daw nila ang house arrest para kay Avalos. Hirap daw kasi ang kalagayan ni Avalos sa maliit na selda sa Southern Police District. Kailangan daw kasing maglakad-lakad ni Avalos para sa kanyang sakit na vein thrombosis o posibleng pamumuo ng dugo sa kanyang ugat. Hindi lang daw krisis sa konstitusyon ang posibleng kaharapin ng bansa sa banggaan ng executive at judicial branches ng gobyerno. Maging ekonomiya ng bansa, malalagay rin daw sa alanganin. Ito ang report ni Marlene Alcaide. Sa pag-usig kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona, hindi maiwasan ng ilang hukom na mangamba. We feel na parang may chilling effect ito sa judiciary. Pag inumpisa nito, matatakot na yung mga judges, justices, na gagawa ng isang desisyon na hindi isang ayon sa kagustuhan ng Maracanã. Ito rin ang ikinatatakot ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Aminin man daw o hindi, nahaharap na sa constitutional crisis ang bansa. Lumalabas daw kasi na dehado na ang hudikatura na dapat sana'y kapantay lang ng executive branch.
because this already amounts to a violation of the Constitution. Kawawa naman ang judiciary dito. Masyado minamaliit ang judiciary dito. Overnight, mai-impeach yung ating Chief Justice just because ayaw nila yung desisyon. Sa Enero na sisimulan ng impeachment court ng Senado ang paglilitis kay Corona. Laganda na ang miyembro ng prosecution team. Binubuo na rin ang kampo ni Corona ang grupo na magtatanggol sa kanya. Pero sa obserbasyon na ekonomistang si UP Professor Benjamin Jokno, tila natutuo na atensyon ng gobyerno kay Congresswoman Gloria Arroyo. Kapag di ito nabago, baka raw maging mitsa ito ng pagbaba na ekonomiya ng bansa. Si President Laki na parang nakafocus sa kay GMA ngayon, kay Chief Justice. Ganun. Ano bang ginagawa ng mga ibang member ng kabinete niya? So yun, sana we get back to doing the right thing at saka nakafocus talaga. Nilinaw naman ni Bangko Sentral Deputy Governor Diwagunigundo na normal pa ang kondisyon na ekonomiya ng bansa. Kung ito ay magtatagal at yung ating liderato, ang ating pamahalaan, ay matutuon na lamang doon sa protracted impeachment process, kapag sa first quarter or second quarter of 2012, wala tayo na ipakitang paglago ng ating kabuhayan, medyo mababahala ang merkado. Makikita natin yan sa pagbagsak ng piso. Depensa naman na Malacanang, hindi napapabayaan ang ibang problema ng bansa. Ang paghain daw ng mga kaso ay parte lang ng paglilinis sa gobyerno. Marlene Alcaide, News 5. Susunod na ang bonggang selebrasyon ng karawan ni pambansang kabaong Manny Pacquiao. Isa tungkol sa babaeng naanakan umano ni Pacman, nasagot kaya? Mayor ng Tagbilara na inireklamo ng sexual harassment, nagsalita na. At sa Action Abroad, inidoro ng tatadang Swarovski Crystals, tampok sa Japan.